anyong lupa. Ang lupain sa ating bansa ay may iba't ibang anyo. Ilan dito ay ang bundok, burol, talampas, bulubundukin, kapatagan at lampak. Ang mga ito ay pinagtatayuan ng mga tirahan, mga taniman at mga pang-akit sa mga turistang dumarayo sa ating bansa. Ang disyerto ng Sahara na matatagpuan sa Afrika, ang tinaguri ang pinakamainit na disyerto sa buong mundo. Samantalang ang disyerto ng Gobi ay ang pinakamalamig na disyerto sa Asia na matatagpuan sa bansang Mongolia. Bundok o Mountain. Mataas na anyong lupa na higit na mas mataas kaysa burol. Maraming punong kahoy sa bundok, kaya naman dito kinukuha ang mga troso na ginagawang bahay at iba pang kasangkapan. Pinagkukunan din ito ng mga yamang mineral tulad ng ginto, tanso, pilak at mga nikel. Mga anyong lupa, bundok Apo, pinakamataas na bundok na matatagpuan sa pagitan ng Davao del Sur at Hilagang Cotabato. Ang pangalawang halimbawa ay ang bundok Makiling, matatagpuan sa Laguna na dinarayo ng mga mahilig sa adventura o mga gawaing kakaiba o mapanganib. Ang pangalawa ay ang burol o hills. Mas mababa sa bundok ang anyong lupang ito. Mainam itong pastulan ng mga hayop dahil sa mabiberding damo nito. At ang mga halimbawa ng mga anyong lupa na ito ay ang Chocolate Hills, magaganda at tanyag na burol na matatagpuan sa Carmen Bohol. Ang kulay nitong chocolate kung tag-araw ay kulay berde naman kung sa tag-ulan, ang nakakaakit sa mga turista. Ang pangatlo ay ang bulkan o volcano. Mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok. Nagbubuga ito ng kumukulong putik at usok kapag bunto. At ang mga halimbawa ng mga anyong lupa na ito ay ang Bulkang Mayon, aktibong bulkan sa bansa na matatagpuan sa Albay. Ito ay may perpektong hugis apa na dinarayo ng mga turista. Ang pangalawang halimbawa ng bulkan o volcano ay ang Bulkang Taal. Ito ay ang pinakamaliit ng bulkan sa daigdig na nasa Batangas na at dinarayo din ng mga turista. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang Lambak o Valley. Ito ay ang patag na lupa sa pagitan ng mga bundok. Mga halimbawa ng anyong lupa na ito ay ang Lambak ng Cagayan, pinakamahabang lambak sa Pilipinas na angkop pagtaniman ng mga tabako, tubo at nyog. Ang pangalawang halimbawa ay ang Lambak La Trinidad, matatagpuan sa binggit na angkop naman sa pagtataniman ng mga sari-saring gulay tulad ng repolyo, patatas, pipino at letsogas. Ang panglima sa ating mga anyong lupa ay ang Talampas o Plateau, isang patag na lupa sa ibabaw ng bundok. Mainam itong pagtaniman ng mga gulay at prutas na angkop sa malamig na klima dito. Ang mga halimbawang anyong lupangin nito ay ang bungsod ng Baguio, ang tinaguri ang summer capital ng Pilipinas, na nasa Talampas. Ang halimbawa dito ay Bukid Nun. Mayroon ding talampas dito na nasa parteng Mindanao. Inaani dito ang mga pananim tulad ng mais, palay at kape. Ang pang-anim ay ang Kapatagan o Plain. Ito ay patag, mababa at malawak na anyong lupa. Matatagpuan dito ang mga sakahan at taniman. Ang mga halimbawa ng Kapatagan ay ang mga iinan sa halimbawa sa ating lugar o ating mga probinsya ay ang Gitnang Luzon, Bicol, Kalakang Maynila, Iloilo at Cotabato. Angkop ditong itanim ang mga palay, gulay, pinya, abaka, bulak at iba pang
mga panamim. Pangpito ay ang bulubundukin o mountainous. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang magkakadugtong uhanay na mga bundok. Marami din punong kawi dito na kailangan sa paggawa ng tahanan at iba pa. Ang mga halimbawa ng anilupa na ito ay ang mga ilan sa halimbawa ng bulubundukin ay ang mga sumusunod: Cordillera, Sierra Madre at Caraballo na pawang matatagpuan sa Luzon, samantalang makikita naman sa parting Mindanao ng bulubundukin Guwata. Ang pangwalo sa listahan natin ay Baybayin o Coastal Area. Ito ay anyong lupa na nasa tabing dagat. May mahabang baybayin ang ating bansa. Nakukuha sa baybayin ang mga kabibi at iba pang mga palamuti. Ang halimbawa ng mga anyong lupang ito ay ang tanyag na baybayin sa ating bansa, ang beach or resort na matatagpuan sa Boracay. Mainam itong pasyalan at paliguan. At ang pangsiyam ay ang isla o pulo. In English, island. Ito ay maliit na anyong lupa na napapaligiran ng katubigan. Maituturing na isang archipelago ang ating bansa dahil binubuo ito ng mga kapuluan. Ang mga halimbawa ng lupang ito ay ang Batanes, Sulo at Tawi-Tawi. Iilan lamang sa mga maituturing na kapuluang komunidad sa bansa. Dinarayo ng mga turista ang kilalang 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan. At ang pinakahuli sa ating listahan, ang pangsampu, ay ang Tangway o Peninsula. Anyong lupang nakausli sa katubigan at nakadikit sa mas malaking anyong lupa. Ang halimbawa ng anyong lupang ito, ang mga lalawigan ng Bataan at Zamboanga. Iilan lamang yan sa halimbawa ng Tangway na matatagpuan sa ating bansa. Maraming salamat ulit, mga sangkay, at sana ay meron kayong matutunan sa aking mga discussion sa araw na ito. Salamat ulit at God bless.